atin ng Diyos sa Panginoon may kapal. Magpuri kayo mga langit sa Diyos na sa inyo'y lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos lahat ng san tinapan. Magsipamit kayo at siya'y pagdangal magpakay ng man. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang paipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumay inyong lahat. At sumay iyo rin. Mga kapatid, nasa Sabado tayo ng pangpito na linggo ng Panginoong Panahon. Ialay natin ang misang ito para sa mahal na Birhen Maria, para sa pasalamat. Sama natin ang mga intensyon ninyo kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno ng Quiapo. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pamitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities ng mga parokya. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa mga naapiktuhan sa lindol ng Turkiya at ng Syria, at ang ating intensyon para sa isang matagumpay na paglalakbay bilang simbahang sinodal. Mga kapatid, sa sulat sa mga Hebreo, kinakailangan na ating bigyang pansin ang pananalig o ang panampalataya na siyang nagbigay sa atin ng buhay na matuwid. At sa ating Ebanghelyo ni San Marcos, ang pagbabago ng ating Panginoon ay siyang nagbigay ng lakas at ang lakas loob na magpapatuloy sila sa kanilang pagsunod sa ating Panginoon at mamuhay sa pananalig sa Kanya. Tayo rin ay tinatawag ng ating Panginoon na huwag maghinawa sa ating buhay panalangin at pagsasaksi sa buhay ng panampalataya. Ngunit sa mga sandali na tayo nagkukulang at nagkasala dahil sa ating kahinaan at karupukan tayo nagkasala, dumulog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangatawanan mong manahan sa mga ilukubing tapat at maasahan. Sa kanloob mo kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. At kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. Dahil sa pananalig sa Diyos, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita Niya. At ang mga bagay na nakikita ay mula sa mga hindi nakikita. Dahil sa pananalig sa Diyos, si Abel ay naghandog ng mas mabuting hain kaysa inihandog ni Cain. Dahil doon,
Si Abel ay kinilalang matuwid ng tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Bagamat patay na, siya'y nagsasalita pa sa pamamagitan ng kanyang pananalig sa Diyos. Dahil sa pananalig sa Diyos, hindi namatay si Enoch, kundi inilipat sa kabilang buhay. Hindi na siya nakita sapagkat inilipat na nga siya ng Diyos. Sinasabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod sa Diyos bago inilipat. At hindi kinalugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya, sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos. At siya ang magbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Dahil sa pananalig sa Diyos, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari na hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang daong upang siya at ang kanyang simbahayan ay maligtas. Sa pamamagitan nito'y hinatulan niya ang sanlibutan at siya'y ibinilang na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananalig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pupurihin ko ang ngalan ng Poong magpakailanman. Pupurihin ko ang ngalan ng Poong magpakailanman. Pupurihin ko at pasasalamatan ang Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ang Poong at karapat-dapat na siya'y purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Pupurihin ko ang Poong magpakailanman. Sa alinmang lahi, ang iyong ginawa ay papupurihan. Ihahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan. Ang karangalan mo at pagkakadakilay ipamamalita. At isasaysay ko ang mga gawa mo na kahanga-hanga. Pupurihin ko ang ngalan ng Poong magpakailanman. Magpupuring lahat sa iyo, O Poong, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupuring ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang may tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila at makapangyarihan. Pupurihin ko ang ngalan ng Poong magpakailanman. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagdiningning ang kanyang kasuutan na naging puting-puti, anapat walang sinumang makapagpaputi ng gayon. At nakita ng tatlong alagad, si Moises at si Elias na nakipag-usap kay Jesus.
Sinabi ni Pedro kay Jesus, Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng tatlong kubol, isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Hindi nalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi, sapagkat masyado ang takot niya at ng kanyang mga kasama. At niliman sila ng isang alapap at mula rito'y may tinig na nagsabi, Ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya. Pagdakay, tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala na silang kasama roon, kundi Jesus. Habang bumaba sila sa bundok, ay mahigpit na itinagubilin sa kanila ni Jesus, Huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nakita hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila'y nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. At tinanong nila si Jesus, Bakit po sinasabi ng mga eskriba na dapat mo nang kumarito si Elias? Tumugon siya, Parito nga si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. Kung gayoy, bakit sinasabi ng kasulatan ng anak ng tao'y hahamakin at magtitiis ng maraming hirap? Sinasabi ko sa inyo na pumarito na si Elias at ginawa sa kanya ng mga tao ang gusto nila ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Jesus Nazareno. Nasa Sabado tayo ng ika-anim na linggo ng pangkaraniwang panahon. At nakita po natin sa tema natin ngayon ang tungkol sa pananalig sa ating Panginoong Jesus na nagbagong anyo. Kung atin pong tingnan ang pagbabagong anyo, ito ay nailatha sa Biblia ng 8 beses. Nakita po natin sa ating Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 9, Verso 12-13, ang ating Panginoon ay pumunta sa mataas na bundok ng Tabor, Israel. At doon, nagkaroon ng pagbabago ng kanyang mukha, nagnining ang kanyang damit na puting-puti, at mayroon siyang kasamang dalawa na simbolo ng tradisyon ng mga Hudyo. Ang unang tradisyon ay tradisyon ng Torah o kautusan. Ito yung sinisimbolo ni Moises. Ang pangalawang simbolo ay simbolo ng Nabiim o mga propita. Ito'y sinisimbolo ni Elias. Na kung saan ang ating Panginoong Jesus, siya ang magkaroon ng isang panibagong balita at ang bagong balita ay hindi na dapat doon lang sa tradisyon ng Torah, tradisyon ng mga kautusan, o sa Nabiim, tradisyon ng mga propita, bagkos doon na sa tinatawag na bagong balita na dala ng ating Panginoon. Sapagkat ayon pa sa ating Ebanghelyo ngayon, sinasabi sa tinig na ito ang pinakamamahal kong anak. Pakinggan ninyo siya. Versikulo 7, Kapitulo 9, Ebanghelyo ni San Marcos.
Kaya itong versikulo 2, kapitulo 9, Ebanghelyo ni San Marcos, na pagbabagong anyo, o nakasulat sa koinoko na Grigo, na mitimor puti, na isang auris na tense sa isang verbo na passive, ay ito yung mula sa metamorphosis na kung saan ang pagbabagong anyo ay nagbibigay lakas, nagbibigay pag-asa, nagbibigay ng panibagong paningin ng mga apostol matapos na tinuturuan sila ng Panginoon na siya ay mag-aalay buhay dahil sa kanila. Ngunit hindi pa rin nila naunawaan ang tungkol sa pagkabuhay muli. Nagtanong naman sila tungkol sa pagdating ni Elias. At ang ating Panginoon ay sinasabi na kung ano ang ginagawa nila kay Elias, gagawin niya sa kanila. Kaya ang kailangan nating tingnan ay ang pagpatuloy sa buhay pananalig o pananampalataya na atin namang nakikita ngayon sa ating unang pagbasa. Sa sulat sa mga Hebreo, Kapitulo 11, versikulo 1 hanggang 7, atin pong napakinggan na maraming beses ang salitang pistis. Pistis ay isang koinoko na Grigo na ibig sabihin pananalig o pananampalataya. Ang panalig, pananalig o pananampalataya ay naisulat sa Biblia ng 458 times. 458 kabisis sa Biblia. Na ibig sabihin ito ay mahalaga. At mahalaga dahil itong pananalig ay pananalig na nagsimula na kung saan ang ating Panginoon ay tumawag kay Abraham hanggang sa panahon na sila ay inilikas o nagkaroon ng Exodus sa panahon ni Moises hanggang sila ay nakarating sa lupang pangako at sa panahon ng Panginoon. At bahagi dito sa pananalig ang pagtingin ng mga pangyayari na kaiba o kapanggilalas gaya ng pagbabagong anyo. Hindi lang ang Panginoong Hesus ang nagbagong anyo. Kung ating tingnan sa Biblia, sa Exodus Kapitulo 34, verso 29, sumusunod, nagbagong anyo din si Moises. At maski yung si San Esteban, kamabasa natin sa Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 6, versikulo 15, nagbagong anyo din si Esteban. Ang pababagong anyo ay bahagi ng pananalig o panampalataya na malalim. Pero kaiba ang pagbagong anyo ng Panginoon. Kanya pong ipinapahayag na siya nga ang Mesiyah. Mesiyah, ibig sabihin, yung hinirang ni Yahweh na siyang magligtas. At ang Mesiyah, o sa atin ay Mesiyas, ay siya ang tunay na magbabago sa buhay natin. At paano po tayo magbabago? Una, upang tayo'y magbalik loob at magbabago, tayo po'y tumingin sa isang tinatawag na ideal. Ang isang ideal na kung saan ito yung balangkas na dapat nating isabuhay at buhay na dapat isabuhay natin at ito ang turo ng Ebanghelyo o mabuting balita ng ating Panginoong Hesus. Mula sa turo ng Ebanghelyo, alam po natin paano tayo magbabago. At ang pagbabago ay kailangang magsimula sa ating mga puso at sa ating mga isipan, sa ating kalooban. Hindi po magbabago tayo kapag panglabas lang na anyo. Kinakailangan ang kaibuturan ng ating sarili. At kung ating makikita ng kaibuturan ng ating sarili, tingnan po natin ang ating pagbabago sa buhay
ay nagsasalamin ng tunay na pagbabago na pinapahayag ng ating Panginoong Hesus, hindi lang sa kanyang pagbabago sa Mount Tabor, ngunit ang isang pagbabago na itinuturo niya sa kanyang mga apostol nung siya'y gumawa sa pangalan ng Diyos na kanyang ginawa na ang mga bulag ay makakita, ang mga bingi ay makarinig, ang mga utal pipi ay makapagsalita. Upang tayo na bingi at hindi nakarinig sa mensahe ng Diyos dahil sarado ang ating puso at isipan sa Kanya. Upang tayo na nagiging bulag at bingi dahil hindi natin nakikita ang katotohanan sa kapaligiran kahit naghihirap na ang tao, tayo ay nagpapatuloy pa rin sa ganitong buhay. Kung tayo ay hindi pa nagkaroon ng tunay na pag-unawa sa lahat ng mga pangyayari sa kapaligiran natin, kailangan natin ang tunay na pagbabago sa loob ng ating sarili. Kung nagbabago tayo sa loob ng ating sarili at ating ipahayag ang pagbabagong ito sa ating kapwa at ang lahat ng kapwa ay magbabago sa kalooban at tayo ay magkaisa sa tunay na pagbabago dahil nagbabago tayo sa kalooban, sa kaibuturan ng ating sarili, pwede nating itayo ang isang panibagong sambayanan na nagbabago sa pangalan ng Diyos na nabuhay muli at nagbagong anyo para sa atin. Ang tunay na pagbabago ay hindi na tayo'y maghihintay ng isang eksternal na kapangyarihan. Dito sa loob natin, magsimula ang tunay na pagbabago. Sa loob natin, tayo'y tunay na magsisisi, tunay na magbabago, tunay na magsimula ng panibagong buhay. At kung ang buhay natin na nagbabago ay ating iugnay sa Diyos na sa dakilang pag-ibig ay nagbigay sa atin ng ating Panginoong Nazareno, ang pagbabago natin ay buong buo. At kung nagbabago tayo ng buong buo, bawat tahanan ay namumuhay sa pag-ibig. Bawat sambayanan ay namuhay na may habag, may pag-unawa, pagtanggap, at samahan at pagtutulungan. At kung tunay tayong nagbabago na isang bansa, ang atin pong tinitingnan ay ano ang ikabubuti sa lahat. Dahil ang tunay na pagbabago nagsimula sa loob ay nangyayari sa ating sama-sama na paggawa ng pagbabago sa pangalan ng Diyos. Sapagkat ibig ng Diyos na tayo magbago sa Kanya, sa ating pananalig, sa ating pag-ibig, sa ating pag-asa na ang buhay ay magkaroon din ng saysay sapagkat tayo ay kumakapit sa Diyos. Diyos na nagmamahal sa atin. Alamin natin, mahal na mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal po mga kapatid, nagbagong anyo ang ating tagapagligtas sa harap ni na Pedro, Jaime, at Juan sa itaas ng bundok. At nakita nila ang kaulatian ng Diyos. Halina at ating hilingin sa Diyos na pakinggan ang ating panalangin. Atin pong itutugon, Ama, punuin mo kami ng iyong kaluwalhatian. Ama, punuin mo kami ng iyong kaluwalhatian. Ang mga pinuno ng ating simbahan sa pamamagitan ng kanilang pagpapaliwanag at paggabay, nawa'y akayin tayo sa kaluwalhatian ng makalangit na tahanan. Manalangin tayo. Ama,
punuin mo kami ng iyong kaluwalhatian. Tayo naway gawing laging mulat sa tuwinang presensya at luwalhati ng Diyos sa pagbabagong anyo ni Jesus. Manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong kaluwalhatian. Ang lahat ng tao naway asamin ang makapiling ang Diyos kasama si Maria at lahat ng banal sa langit. Manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong kaluwalhatian. Ang mga nagdurusa ng pagkakasakit, naway ang nagbagong anyong si Kristo ang maging kanilang tanda ng kalakasan ng kalooban. Manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong kaluwalhatian. Ang ating mga mahal na yumao, naway masiyahan sa banal na pagkakita, sa banal na kaluwalhatian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong kaluwalhatian. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Makalangit na Ama, palalimin mo ang aming panampalataya habang naglalakbay kami sa mahirap na sandali ng aming buhay. Tulungan mo kaming makilala ang iyong presensya sa mga taong nagkasalamuha namin at makita na ang iyong kamay ang gumagalaw sa bawat sandali. Nilin namin ito sa pangitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ang maghihandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at talak mula sa aming kamay sa iyong kabutihan, aming ialay ang tinapay at alak sa gisag ng Magsitayo po ang lahat. Manalangin niyo, Patido, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin namin ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo. Sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan. Ialugod mong likhain ang sanlibutan sa iyong pinagbabago at inarangal sa pamagitan ng anak na kinalulugdan. Kahit utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mo lagi ang iyong pagiliw at pagkakandili. Kaya kaisa na manghel si awit ng papuri sa iyong pais sa kalangitan, kami nagbumunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kasmitan ng Espiritu ng banal ang makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo.
Gayun naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at manhanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay. Si Kristo ay nabuhay. Si Kristo ay darating sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak at naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at niyo sinaming obispo at ng kanang kaparihan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay may pag-asang sila'y muling mabuhay ganing lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanoy dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Luis Ruiz ni Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na ang kalugod-lugod sa iyo. May ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ni anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin magaling na utos at turo ni Jesus na pahin natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Nihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tilay sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang kakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghay ng aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. May pansin na. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Announcement, sa darating na Miyerkules, February 22, ay Ash Wednesday na siyang simula ng panahon ng Kwaresma. Sa hapon ng Martes, February 21, matapos ang misa ng ikalima, ay idaraos po ang para-liturhiya ng pagsusunog ng mga lumang palaspas na binasbasan at ginamit noong nakaraang linggo ng palaspas. Ang abo mula rito ay siyang gagamitin sa Ash Wednesday. Susundin po ang Sunday Mass schedule sa araw na ito at mayroon din pong pagpapakumpisal sa araw na iyon. Ang araw din po ng Ash Wednesday ay mahalagang araw ng pagsasakripisyo, pag-aayuno at paglilimos. Lahat po ng nasa hustong gulang ay may obligasyon na lumiban o bawasan ng pagkain at mag-alay ng pagsisakripisyo sa kani-kaniyang pamamaraan. Maraming salamat po. Patuloy pong pinaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng Alert Level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate. Para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agaran na tayong magpabakuna at booster. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagbibisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin banggitin ang grupo ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay yung laging manabik na pagsaluhan ng kaloob mong ito sa aming ikabubuhay. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa Ekaristiya o Banal na Misa kayo narito sa loob at sa labas ng nambana ng Itim na Nazareno kami naugnay sa pamagitan ng live streaming sa iba't ibang social media platform at cross-posting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin ay dinggay ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa lahat mulang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. Salamat po sa inyong tulong, pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalain kayo lagi ng Poong Hesus Nazareno. Pabaon po sa misang ito. Ang ating pananalig ay siyang tunay na kapangyarihang makapagbago sa atin. Magbabago tayo dahil ang ating Panginoon ay nagbagong anyo na para sa ating ikabubuhay na ganap at ikasyasya. Kung tayo ay nabuhay sa pag-ibig at katotohanan, nagkaroon tayo ng tunay na pagbabago. Ngayon na po ang busbas. Mangyari po lamang itaas bagya mga bagay-bagay na busbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno. Inaagos na ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan ang kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtan na wanila ang katugunan at tanggapin ang kasagutan niyo at ang naloob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga dalawang imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pamagitan ng benisyon nito na may mahalan ng pangako ng sa binyag na ikaw ang iibigan at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuo ka namin, parang mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami.
Nazareno, di Naranjo.